biglang may gumamit na import. Yung may gumamit ng number mo, nagalit ka ba? Hindi naman ako ma-offend. Okay lang din kasi nga, hindi pa retired yung jersey ko. Toy, LA, welcome back. Sabi ni Arwin, ito si Arwin, wala naman tayong case kay Arwin. Siyempre, tropa natin yan, kaibigan natin. Mahal natin yan si Arwin. Ang problema, may sinabi si Arwin na naging issue and trending ngayon na bastos daw at walang respeto yung player na kumuha ng number sa San Miguel ni Alex Cabagnot tsaka ni Danny Siegel. Na number 42 at number 5. Parang sinisisi niya either yung management o yung players. So, kung ganyan pala ng ganyan, maubusan ng numbers yung team. Diba? Kung bawal na palang gamitin yung mga numbers ng mga natatanggal na titrade. Hindi pa naman iriritiro eh. So, pwede pa sigurong gamitin. Ako, tropa ko si Alex at si Arwin, diba? Pero kung di pa niriretired yung jersey mo, pwede pa gamitin, diba? Pwede pa sigurong gamitin yun. Tama ba? I-retire yan nung kayo mag-alala, guys. Kagaya sa amin, nung may plano nang i-retire si Harvey Curry, nakaplano na yun eh, may retirement na siya. Kaso, biglang may gumamit na import. Oh, so, nagka-problema. Galit si Jimmy. So, simula noon, wala nang gagamit ng 4, tsaka 3. Dalawang number pa lang naman nare-retire ng TNT. Oh, kaya yun sa akin, pag may gumamit, pwede pang ano. Example, si JG Heltabrand. Naging issue to dahil gusto sanang gamitin ni Maverick Ahanimisi saka ni Jamie Malonzo yung number 13. Pero biglang nagbago isip nila dahil gusto nilang i-respect si JJ. Oo, oh, ano naman, yung nasa player yun. So shoutout kay Jamie tsaka kay Maverick. Pero tama si Mac. My jersey... Okay lang sa'yo gamitin. Okay lang kasi tama si Mac. Yung jersey ko hindi pa naman officially retired tsaka kay Mark. Doon siya talagang magwawala na siguro siya doon. So ano masabi mo sa ginawa niya? Tsaka ano yan bro, nasa management din yan eh. Pero hindi pa nga retire. Yun nga, pero nasa management din yan. It's really up to them if they, syempre sila mag-aalaw eh. So ano message mo kay Arwin? Everyone has different opinions. Yun nga opinion ni Arwin, so he's entitled to his opinion. Point ni Mac, valid din. Diba? So you just have to respect each other's opinion. Wala namang sinabi lang ni Arwin, ibig sabihin set in stone na yun. Hindi naman ganun. Diba? Alas opinion niya lang. Oo, opinion naman yun. Entitled naman siya sa opinion niya. So ikaw, anong opinion mo regarding that? Oo, kung kaya nga ako thankful kay Amnesi tsaka kay Jamie kasi they're very respectful players. Diba? So I appreciate that. Pero if they decided na gusto nilang gamitin, hindi naman ako ma-offend. Okay lang din kasi nga, hindi pa retired yung jersey ko. Pero thankful ako sa kanila na nandun yung respect nila. So shout out to them guys. We appreciate you guys. Keep hooping. NSD all the way tayo. And amazing. Good luck. Sabi mo sa... Yes, good luck guys. Number 2 sila sa standings ngayon. Wala pa sila ano dyan. Sila LA, si Jamie, injured pa. Diba? So they're doing... a good job. Shout out kay Coach Tim, keeping the team playing well still. So, good luck. Ang opinion ko kay Arwin, actually, pwede mo kasi talagang gamitin hanggat hindi nire-retire. Kasi kaya nga nire-retire, bawal na. Eh, hindi pa nire-retire, pwede pa. Yung may gumamit ng number mo, nagalit ka ba? Ayan, the Pure Foods. Adukol, number 10. Nag-number 1 ako. Tapos, sa Lasal, wala akong choice. Ayaw na lahat ng 10 eh. Ako lang kumuha ng 10. Gusto ko yung number 10. Hindi naman i-retire yung number 10 ni Daniel De Ponso eh. Pero nung sabi ko, number 10 po ako. Biglang nakita ko number ni Daniel De Ponso. Idol ko yun. Tinawagan ko si Kuya Danny Ay. Sabi ko, Kuya Danny Ay, pwede ko po ba? Nagpaalam ako. By respect. Tama, mas okay yun. Di ba? Papaalam ka. So yung mga San Miguel na umagaw ng numbers, dapat nagpaalam kayo. Pero ako nagpaalam ako. Sabi ko, Kuya Danny Ay, pwede ko bang gamitin yung number 10? Sabi ni Kuya Danny Ay, sure, no problem. Hindi pa naman i-retire yung number ko eh. So yun yung good example. Pero, nag-number 1 pa rin ako, hindi ko ginamit pa rin. Alright? Yung nasa player talaga yun. Kuya Iram, nagpaalam sa akin. Ah, talaga? Oh, gusto niyang gamitin yung number ko. Umayag ako. So na-appreciate mo siya? Oh, sabi, gusto kong gamitin yung number mo. Well, payag ako, kako. Ginamit niya pa rin? Hindi, hindi pa rin niya ginamit. Hindi niya pa rin tinuloy. Pero pumayag ako.
Sabi kasi ko po, gamitin mo. No problem. Bago mo ipatahiyan, papaalam mo sa mga... Alam mo, daming closed door na kwento dun sa San Miguel. Ang dami lang. Interview natin si Joseph dyan. Ang daming alam ng loko-lokong yun. Ang dami. Ha? Hindi nagpaalam, pero... Siyempre, James F. Yung pari. Ako ang mag-a-adjust. Di ba? Pagpasok niya dyan, ginamit niya number 18. Okay. E bumalik ako, number 18 din siya. Nag-adjust ako, 25. Wala naman ako. Ha? Hindi ko na... Hindi na, siyempre. Out of respect naman kay James, pare. Kahit na 8... 9 years ko ginamit yung number 18 sa Rain or Shine. Binigay ko na sa kanya kasi syempre, ano natin yan eh, one of the legend natin si James. So out of respect, hindi dahil gamit mo yung number na yon, baliktad yung nangyari sa akin. Diba? Ganun lang, wag lang tayong sensitive. Masyado kasi minsan tayong sensitive about dyan eh. Bro, relax ka lang. Mekos-mekos ka lang dyan sa Pampanga. Ha? Arwin Santos, we love you. We cherish you. Tayo, opinion lang tayo, Arwin. Opinion natin to. May opinion. Baka tama na kasi si Arwin. Ang gusto kong malaman, yung total ano natin, total opinion natin. Ngayon, pwede naman palang hindi ma-issue yan. Hanggat, sabi nga, ako, to be honest, pwede hindi ma-issue hanggat hindi ni-retire yung jersey. Pero pag ni-retire na, yun, pwede magpaalam sana yung players. Babalik ngayong Sunday, first game niya. Oh, wow. Talaga? Yeah, this Sunday daw. Nice. Good luck, LA. Can't wait to see you out there back on the floor, man, being the general that you are. Yeah, man, God bless, more power, man, and continue to be the inspiration to everyone. Baka pwede mo tawagan si Jerick Nakpil ngayon, bro, kasi siyempre, nadaanan mo yung dinadaanan niya ngayon, for sure. Kailangan niya ng kuya advice. Moral support. Oh, moral support. Maybe you can help him, you know, in the steps that he needs to take in order for him to recover from the battle that he's going through. Yeah. So, kay Jerick naman, bro, nandito lang kami para sa'yo. Pinapagdasal ka namin. Get well soon, bro. Stay positive. Magdasal ka lagi, bro, kasi God is our number one doctor and healer. So, dasal ka lagi, bro. Stay positive always. Alright? Si LA, first game niya this Sunday after battling cancer. Anong message mo kay LA or anong masasabi mo sa return niya? Toy, LA, welcome back. Alam ko, kayang-kaya mo yan. So kung ano man yung mga pinagdaanan mo, tsaka yung mga yan, struggles, nakayanan mo. So ngayon pa, andito ka sa basketball na pinakamamahal mo, di ba? So, good luck at mag-iingat ka sa loob ng court. Patuloy mo lang alagaan yung sarili mo at yung kalusugan mo. At andito lang kami, lahat, mga sa basketball world na kasamahan mo. Patuloy kaming nananalangin para sa'yo. Ayan. So, good luck kung ano pa yung mga maging plano mo sa susunod. Inspirasyon ka sa mga may sakit at, ngayon. Talagang hindi sila nawawala ng pag-asa na gumaling. At lagi silang, lagi ka nagiging good example, naging example ka. Ayan. So, God bless you, LA. Oh, always welcome ka sa PBM Auto Club, ha? Pero huwag mo na isipin yun, basta open dito. LA, congrats sa'yo, ha? Nakabalik ka. Alam ko naman, ha? Kayang-kaya mo yan. Good luck sa mga laro mo. Panoorin kita. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapanood. Good luck. God bless. Bigyan mo ang ticket, ringside. Para hindi na ako bibili. Isa kang inspiration sa lahat. Ano yan eh? Si Masipag. Welcome ka sa Moto Club. Hintayin ka namin. Masaya dito. Sir LA, inspiration ka sa kakamihan. Siyempre, madaming nag-look up sa'yo and yung pagbabalik mo from cancer talagang magiging story na pag-uusapan hindi lang sa sporting world pero sa community. So congratulations sir, hindi namin mahintay na makita ko ulit paglaro. Balitaan namin, babalik ka na sa paglalaro, sobrang excited kami. Actually, buong PBA Moto Club is nag-aantay sa pagbabalik mo kasi ikaw yung parang naging inspirasyon din sa mga ibang basketball player na merong nararamdamang karamdaman pero hindi nila ginawang hindrance yan para labanan at makabalik ulit sa
sa paglalaro ng basketball. So my message to you is good luck. Sana ibigay mo pa rin. I'm sure ibibigay mo naman yung best mo every day sa game and maging inspiration ka sa ibang mga young players. Yan, Iron Man. Kaya nga tinawag na Iron Man si LA dahil hindi naman tatawagin ng Iron Man kung wala lang, you know. So we believe in you, we still support you, and nandito lang kami. Stay amazing, LA. God bless. Ako, nag-message ako sa kanya, bro. Tapos nag-reply naman siya sa akin. Sabi ko, thank God, okay ka na, bro. Sabi niya, salamat, pare. Ano masasabi mo sa pagbabalik niya? Siyempre, sobrang masaya kasi, umbaga, alam mo yun, napanood ko yung interview niya eh. Medyo na-touch nga ako doon kasi, ano, yung sila, yung asawa niya, pauwi na raw sila, umiiyak, ganyan, di raw alam kung ano gagawin. Tapos, kinausap daw ni RSA yung wife niya kung anong mangyayari, ganyan. Tapos, pinadala sila Singapore. Punta kaya ako doon, baka magamot ako. De, okay na ako. Okay na ako, di ba, Del? Oo. Oh. Okay na. Kaya, Del, ano pa sa aura ng Macardona? Ano na, nagbago na. Nagbago na. Iba na. Malayong-malayo nung dati. Ano ba siya dati? Ano ba yung pinagbago niya? Bumibilog yung buwan dati. Bumibilog yung buwan minsan eh. De, makulit tayo. Naging teammate ko si Randall eh. Makulit talaga ako na kahit sa token text ako. Pero ano ba championship ko? Kasama ko si Mark. Yes, sir. So, malaking factor pa sa championship niya? Oo, siya yung finals MVP namin. Si Mac Mac. Kaso, trinade ako ng favorite kong coach. Hindi, favorite ko si coach kasi... At pinaka-paborito kong coach sa lahat, ha? Si Coach Chot. Hindi ako galit. Gusto ko lang malaman bakit niya ako trinade. Hindi ako galit kay Coach Chot. Hindi, totoo, hindi ako galit kay Coach Chot. Ano lang ikaw? Tampo ka lang? Tampo lang. Diyan lang. Oh. Siyempre, di ba, magugulat ka. Pero love ko si Gotchot kasi galing mag-motivate yan, pare. Galing. A great motivator. No? Pinagbasa ako niyan. Hindi ko nabasa yung ano. Sabi ko, Coach, sa maroon magbasa eh. Siya sa iba niyo napabasa. excited din ako na makita ka maglaro, lalo yung mga kabarangay. So, lalo na ako na naging fan mo, so good luck sa game mo sa Sunday. Alam ko kayang-kaya mo yan. And salamat tayo kay Lord dahil gumaling ka na 100%. So ingat ka lagi. God bless. Ano ba sabi mo sa return niya? Siyempre nakakatuwa kasi nga, minessage ko rin siya nung nalaman kong ganun eh. Sabi niya, nga, ipagdasal mo ko, ganyan-ganyan. So sabi ko, lagi kitang magdasal na maging okay ka dahil madaming nalungkot nung nalaman na nagkaroon ka ng sakit. So yun, masasaya, yes, dahil maglalaro na ulit siya. So, good luck sa'yo. Ano ba ang memory mo kay LA ng teammate mo siya? Siguro, lagi namin tinatalo ni Kuya JJ yung group, ano, yung first group. Dahil lagi sila first group eh. So, kami, yun nga, third group kami lagi. Kuya JJ, si Mark. So, nakakatuwa na, alam mo, talunin sila. Kasi nga, sila Chapet, sila Greg. Iba yan, JJ. Mga ka-missing, so, babalik po ang LA Tenorio ngayong Sunday. So, first game niya, yung narinig ko yung news before dun sa naging sickness niya. Sobrang na-down yung balikat ko, na-prostrate ako and everything. Dahil, syempre, close din sa akin yung si LA dahil nung nag-Henebra ako, nagkasama kami sa Henebra, isa yan si LA sa mentor ko, kuya. Kuya-kuyahan ko, siya yung nag-guide sa akin. Pag na-down ako, siya yung nag-lip up sa akin. I did my best para siya naman yung i-lip up ko. And nagkausap kami, nagkaroon kami ng conversation. And then ngayon, sobrang saya ko na babalik ka ngayon, Lay. Teniente, General. So, lahat ng buong Pilipinas, sobrang saya dahil isa ka sa... Tama yung sinabi nila JJ, nila Kuya Ranidel. Yung mga members ng PBA Moto Club, tama lahat na sinabi nila. Na isa kang inspiration sa lahat, Lay. Dahil si God moves in mysterious way. Ginawa ka ni God na maging inspiration to others. And naniniwala ako na dahil sa pagbabalik mo sa basketball, marami, sobrang daming mga sakit na kaya din nila magiging inspiration kanila, na kaya din nila bumalik. So, good luck sa patuloy, sa pagpapatuloy ng career mo, Lay. Hopefully, maglaro ka pa as much as possible. Siguro, kaya mo pa mga 10 more years, I think, kung ano ha, sa kikita kong sobrang sipag mo sa mga conditioning mo. Isa ka sa pinakaseryosong magpa-condition.
dahil nakita ko kung paano kang mag-hard work. Minsan nga sumasama kami sa iyo, 'di ba? Sinasama mo kami sa mga workout mo. Naalala ko before nung Ginebra days natin. And yung commitment mo sa basketball, sobrang nakaka-amaze, amazing. Ito naman PBA Moto Club, anytime after 10 years mo maglaro, andito pa rin 'to. Hinihintay ka namin dahil ikaw ay isang pioneer member ng PBA Moto Club. So, andito lang kami, buong PBA Moto Club to support you. And we love you, Lay. Hopefully, yung buong members ng PBA Moto Club makanood ng game mo to show support. Right? Tama ba, Jay? Yes. Nood tayo, game? Oo, pwede, bro. Support natin. Kasi, pwede na tayong, ngayon lang natin nalaman na pwede na pala tayong pumasok sa Araneta Coliseum or MOA. Pag ex-pro ka, you can go straight. Remember? Depende sa guard. Yung mga guards, hindi nila alam eh. Nakakaya. Pagdating doon, nah, sir, sorry, ako nakakating it. Meron sabi ni Ma'am Coy, narinig mo. Sabi nga ni Ma'am Coy, pwede na ako. Saka si, of course, si Comwili Marshall. Siyempre, yung buong PBA Moto Club, pawapasukin yan. There you go, nod kami, Lay. Ha, kay? Ayan, tulog muna kami dahil, anong oras na? Time check. 10:30. So 6 PM pa yung game namin sa Binggit. Ano mag-store kagabi? So sobrang pagod ko yun. Hindi ako nakatulog eh. Pag pagod ako, nagaganon ako. Nagireklamo po yung roommate ko, mga ka-amazing. Nakita niya na kung gaano siya kahirap na roommate. Kailangan malinis yung banyo. Kailangan hindi ka nag-snore. Kailangan tahimik ka. Alam niyo na, ang pinagdadaanan ko. So paano mo kukontrol yung pag-snore mo? Pa. Kailangan na, tulog ka. Kailangan hawak mo yung ilong mo. Okay, so pagpasensyahan nyo na po yung JJ Heldalban. Sorry po. Hindi ko po inasad siya.